Ayan, lumabas na ang tunay na kulay. Ito, tingnan natin ha. Kasi, kung maalala ninyo yung sinasabi nitong si Fritz Diaz. Ayan ha. Kailan ba yun? I think, nung unang panahon. Oo, sinaunang panahon. Tingnan natin ha, itong... Dito tayo babase eh, doon sa sinabi ni Fritz Diaz noong araw. Pakinggan natin ng maigi ang kanyang sasabihin dito. We are afraid of these people because of influence and money. We all know public officials cannot own gambling operations. And they still they are very proud. Sa kanila yung STL, di ba? Negosyo ng Pamela Tibis, nakita nyo sa news, the STL. Yung sabi nila, maraming nakatrabaho dahil dyan. Bullshit! Nagmura pa. How many people lose their money every day? Wow. Ilang mga bata ang nawala ng baon dahil sa yan, sa sugal na yan? Wow. Yung sa 12,000 combination, paano kayo manalo? Hindi ba kayo nagtaka? Aba, ang galing-galing mong magsalita. Ha? Mayor, naalala mong sinabi mong ito? Kaya naman pala, ang ginawa ninyo, Operation Bring Down Tevez. Kasi meron pala kayong plano. Meron kayong interest na kayo ang mag-take over ng STL. Biruin mo, sabi mo, how many kids, children, people, ang nasasayang ang buhay nila dahil sa sugal, sabi mo, dahil sa sugal, STL particular ang sinabi mo. Ha? Eh ano to? Ano nangyari? Ha? Mr. Mayor Fritz Diaz, tignan natin isa-isa itong mga... Ha? Ano nangyari dyan? Ah, Junjun Electona, maalala ko. Tinuturo mo na tauhan yung Electona ni Kong Tevez. Pero ang front ninyo, ay ano, Junjun Electona. Ano pa? Tingnan natin ha. Anong pruweba? Anong pruweba na? Ano ba yung pinagsasabi mo, Jojo? May pruweba ka ba? Eh anong tawag dito? Ha? Anong tawag dyan? Signing of the resumption of STL? Don't tell me. Si Tevez pa rin ang nasa likod niyan. Oh, ano ang sinainan? Anong sabi dito ni Mayora? Sabi niya, to ensure that STL is never again corrupted. How sure are you na hindi kayo mangungurap? Ha? And used to fund illegal operations? Ha? Kayo walang illegal operations? We, maluloko ba ninyo yung Negros Oriental? Hmm? That threaten the lives of security of lives and security of our fellow Negorenses? Sigurado ba kayo dito? I met with representative from Gabrion Games Inc. Wow! Iba na ngayon. Tinanggal ninyo yung four aces. O, tingnan ninyo to. Ha? Noong March 10, anong ginawa ninyo? Inistop ninyo yung operation ng STL. Ayan o, November 10. Anong grounds? Wala namang grounds para tanggalin ninyo. Walang grounds. I know, carried the simultaneous orders to shut down small lottery operations on Thursday evening after termination of 4Aces STL authority to operate. Bakit ninyo pinatigil yung kay Tevez? Without even giving the public kung ano yung reason. Tapos, ano nangyari? Ha? Ayan.
may signing na ng bagong operation under Gabrion Games Inc. Tapos sabi ninyo, and warn them that I will strictly monitor. Wow, so ikaw na ngayon ang tagapamahala. Ikaw na ngayon ang tagabantay ng STL. Their operations within Negros Oriental. Anong pinagkaiba? Kahit bantayan mo, STL, sugal pa rin yan. And do all that is necessary to ensure swift action for any violations. We must all do our part to build a safer Negros, fairer Negros, a better Negros. Yung ibig mong sabihin, yung STL dati, hindi safe? Hindi safe yung Negros noon? Kagaya ng sinabi ni Fritz Diaz, sabi niya, ilang buhay daw ang nasisira dahil dyan sa sugal na yan. Ngayon, fairer Negros. So dati, hindi fair yung sugal. Paano hindi naging fair yung STL dati? Eh, nakarehistro yan, under PCSO yan. A better Negros. So dati, hindi better yung Negros? Ha? Sabi ni Fritz Diaz dati, nasisira ang buhay. So ngayon, hindi nasisira ang buhay? Tignan nyo naman to. Eh, ayan o. Oh. Ha? Baka nga ito recycle. Hindi ba ito recycled? Hindi ba ito dati yung kay Kong Teves din? Tapos kinuha nyo, nirepaint ninyo, inangkin ninyo. Anong tawag dyan? Hindi na kayo makapagkakaila at makapag-deny na kayo ang nagbalik ng STL. Pina-stop nyo yan nung panahon ni Teves. Tapos ngayon, kayo ang number one na promotor. Ano ang sabi ng CBCP? Sabi ng CBCP, CBCP urges government to rethink return of STL and Negros Oriental. Anong date nito? October 12. Ah? Banalita ng Manila Bulletin. Bakit hindi ito ina-amplify ng mga ibang media o sa news o sa TV? Hello? Ano nangyayari? Protektado ba ninyo ito? Martin Romualdez, protektado ba ninyo? Bakit ko nasasabi? Eh ano yan? Mukha mo nandyan. Ang aga-aga ng kampanya. Tuloy natin. Dumaguete Bishop Julito Cortes has expressed the opposition to the resurgence of small town lottery operations in Negros Oriental, citing concerns about its harmful effects. Ito yung sinasabi ng ipokritong si Fritz Diaz. Marami daw ang nasisirang buhay. And potential erosion of moral values. Abay, akala ko ba sabi ni Fritz Diaz dati? Ano bang sabi niya? Ulitin natin. Anong sabi niya? They are afraid of these people because of influence and money. We all know public officials cannot own gambling. We all know public officials. Public officials kayo. Ano nangyari? Tinanggal ninyo kay Teves, tapos kayo ang nagpirma para bumalik ang STL dyan. Parang mushrooms. Huh? Alam mo yun, parang mushrooms na nagsilitawan dyan sa buong Negros. Ito pa, kaipokritan mo sinabi mo. Gambling operations. And they still they are very proud. Sa kanila yung STL, di ba? Negosyo ng pamilya Teves, nakita nyo sa news, the STL. Daw sabi nila maraming nakatrabaho dahil dyan. Bullshit! Oh, nagmura ka pa. Kaipokrituan mo. Ha? How many people lose their money every day? Oh, naisip mo pala yan? Eh, ano nangyari? Ano nangyari dyan? Kaya, kayong mga taga Negros Oriental, ha? Mag-ingay kayo. Mag-ingay kayo. Huwag kayong matakot. Ipakita ninyo na kaya nilang patunayan yung sinasabi nila na merong freedom of speech dyan. Sabay-sabay kayong magsalita, manawagan na huwag ibalik yung STL, nakakasira ng moralidad. Especially, sabi ni Fritz Diaz, we all know government officials cannot own gambling. Eh ano yan?
pirmado, ha, pirmado ni Mayora Janice Ligamo. Palibhasa kayo, inggit, guys, kasi si Tevez meron. Eh, ano pa? Ito pa. Ano pa ba ang ibang ano natin? Bakit nandyan si Bong Pineda? Kasama ba? Question lang. Kasama ba dito si Bong Pineda sa plano na ito? Ano nangyari? Nandyan si Bong Pineda. Oh, hindi kaya nainggit lang kayo dati? Hindi kaya dahil kaya nangyari o ginawa yung kay Roel Digamo ito dahil hindi nyo siya kayang hawakan? Dahil gusto ninyo kayo ang humawak? Kaya nangyari at ginawa ito kay Roel Digamo? Very questionable ito talaga, sa totoo lang. Kawawang Governor Roel Digamo, na sakripisyo ang buhay mo dahil sa kasakiman nung dalawang ito at syempre backed up ng gobyerno.